Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman po ang pobreng kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon meron na naman po ako ituturo sa inyo itong aking version na talagang magugustuhan ninyo. Karamihan sa atin sa mga Pinoy na kapag pumunta tayo sa probinsya, ito yung laging nilang hinahanap at laging natitikman, lalo-lalo na sa ating mga kamag-anak. Sa probinsya, ito niluluto ito na talagang napakasarap, lalo-lalo na kapag kumpleto ang mga sahog. Ang ituturo ko po sa inyo itong kare-kare na version ko. Pero talaga pong masarap po ito at talagang dito sa abroad ay talagang napakadaling hanapin ng mga ingredients na ito. So sa mga gusto matuto dyan, so ayan, panoorin nyo po itong ituturo ko po sa inyo at talagang masasarapan po kayo. Ito po yung mga ingredients na gagamitin natin guys. At itong kare, ayan, hindi nawawala yung kare sa aking lutuin. Pampadagdag kulay at talagang maano yan, malasa. Itong pepper, ayan yung durog. Itong buhok na paminta, ayan guys. At itong bawang, ayan guys. Hindi nawawala sa ating paggigisa at ang sibuyas. Alam nyo yan, yung dalawang ano yan, masarap yan at masustansya, lalong-lalo na kapag high blood kayo, mataas ang kolesterol ninyo, at syempre, sa sirkulasyon ng dugo, ayan maganda yan. Bawang sibuyas na yan at yung mga sangkap na gagamitin natin. Of course, ang kare-kare, kapag wala ang ito, hindi kumpleto ang kare-kare. So, itong eggplant, itong talong, at string beans, yan, yung sitaw, fresh po yan. At itong pecha, yan, fresh from the farm. So, siyempre, kapag walang kare-kare na mix, hindi sasarap ang ating ano lutuin. Itong mamasita na lagi kong linalagay sa aking mga lutuin. Iba-ibang pong mga flavors yan. Meron kayong pagpipilian. Adobo, menudo, asado, o pang sinigang mix yan. Kumpleto itong mamasita. Ayan. Baka naman mamasita. Ayan. Yan, kinukomersal ko po sa inyo itong aking lutuin sa inyong mga sa inyong mga products. So, ayan ang mga ingredients natin. At syempre, itong ating tuwalyang baka. Alam nyo, pinagpuyatan ko po yan. Talagang ang sakit ng kamay ko, talagang kakagayod. At talagang inalis ko talaga yung itim niya. At talagang pinakulo ko at inalis ko yung amoy niya. At talagang, ang bango-bango niya guys. Ayan, napakasarap niya at napakalambot. Kasi po kapag hindi nyo pinalambot ng gusto ito, talagang parang goma, kaya pinalambot ko yan. Kaya kapag kumain kayo, talagang masarap siya at talagang malambot. At itong asin, ayan guys, pampalasa. Of course, itong ating peanut butter, ayan. Wala ang, hindi kumpleto ang ating kare-kare without peanut butter. So, ayan guys. Ayan yung mga ingredients na kakailanganan natin. At yung pag-iisa natin ay yung mantika. So guys, tayo na at magluto na po tayo. Sana po natin. Ayan, magpainit po tayo ng mantika sa ating kaserola. So ayan guys, mainit na ang ating mantika na pinainit sa kaserola. Ilagay na natin itong ating bawang. Igisa natin guys, pati itong bawang sibuyas. Ako kapag nag-igisa ako, sinasabay ko na yan yung bawang at sibuyas para sabay na maluto. Ganun din eh. Kailangan eh. Ika-dig natin yung ating mga ingredients nito pagkain ng bawang sibuyas para lumasa siya. Kahalo natin siya. At alam niyo po yung bawang sibuyas na yan, maganda sa ating katawan, lalong-lalo na kapag may high blood tayo, kolesterol, kaya panlaban po yan. Then yung mga purpose na
inaan natin na ilalagay natin sa mga ingredients, lalo-lalo na sa mga karne na niluluto natin, lalo na yung mga mamantika. Ayan yung mga panlaban natin at syempre pampalasa natin. So naluto na yung bawang sibuyas natin, ilagay natin itong ating pinakulo at pinalambot na tuwalya ng bata. Ayan guys, gasta natin, nagisa ko na rin yan at napakalambot na yung tuwalya ng bata natin. Ayan, gasta natin siya at para maglasa talaga yung bawang sibuyas niya. Ayan, naigisa na natin ng maayos ang ating tuwalya ng baka. At sigurado, lumasa na rin yung bawang sibuyas natin. So, ilagay natin itong tatlong ingredients natin ito. Itong curry at pepper na durog at buo. Ayan, sama-sama lang po yan guys. At yado na rin natin ng maayos para ma-mix yung ating ingredients dito sa tuwalya ng baka. So, ayan guys. Talagang naluto na ng gusto. Talagang kumapit na yung mga ingredients na linagay natin. Yung ginisa nating bawang, sibuyas, curry, tsaka yung pepper. Ayan. Talagang magisang magisa na yan. At ngayon, ilagay natin itong ating gulay. Itong string beans o sitaw para lumambot na siya. Yan, ihalo-halo natin. At itong ating eggplant o yung talong. Pahaba po ang hiwa niyan. Ihalo natin at iluto para ma-absorb niya yung lasa nung ginisa natin ng mga ingredients. Ayan, palambutin natin ng maayos ang ating mga gulay. At itong ating pechay, ilagay natin din igisa. Ganyan lang po ang pagluluto ng curry-curry. Kanya-kanya po tayong recipe at kanya-kanyang mga ingredients na sinasaw para sumarap ang ating lutuin. Kaya itong version ko na ito, ayan, ibinahagi ko lang po sa inyo para meron kayong matutunan at malaman sa aking pagluluto. Malay nyo, magustuhan nyo, di ba? At tagladong masasarapan kayo. At alam nyo naman po, ang pagluluto ko talagang ang sarap. Sarap. Yan pa lang, oh. Tignan nyo. So, habang hinahalo natin yan, lagyan natin ng konting sabaw para lumambot ang ating gulay at takpan natin. Lagyan natin ng sabaw guys. Konti lang. Ayan. At kapag malambot ng ating gulay, doon natin ilagay ang peanut butter. Pakuluan po natin muna at palambutin ang gulay. Ilang segundo lang o minuto. So ayan, takpan muna natin, pakuluan natin. 5 to 10 minutes. Hayaan muna natin kumulo at lumambot yung ating gulay. Siguro pinaka ano na yung 5 minutes sa gulay. Huwag natin masyadong ikapalambot ang gulay kasi kapag ininit natin yan at pinabukasan, talagang lutak-lutak ng gulay. Kailangan konting luto lang tapos init, pakulo. Yan, ganyan. Init, pakulo. Ganyan ang buhay-buhay dito sa abroad. Kailangan tumatagal ang ulam natin. So, hintayin lang natin lumambot ang ating gulay at kapag malambot na, yalo natin. Ayan na, kulong-kulo na yung ating gulay. Ilagay natin itong ating curry-curry mix powder. Ayan.
may kulay na yan, may aswete na yan. At may lasa na rin. Nalo natin. Malambot na yung ating gulay. Yan na yung kare-kare natin, no? Nangangamoy na. At itong ating peanut butter, lalagyan natin yan para lalong sumarap, luminamnam. Kung wala itong peanut butter na to, hindi siya talagang as in kare-kare. Wala tayong bagoong, pwede na yung kahit walang bagoong dahil dito sa abroad, talagang may bagoong doon sa grocery store ako bumili. So, ito na lang kakainin ko. Yun, nabala siyang sawsawan ako. So, ayan guys, lagyan natin siyang peanut butter. Nalo natin siya dito. Para lalo siyang luminamnam. Yan yung peanut butter na napapasarap sa ating ano, kare-kare. Ayan. Ihalo-halo lang natin. Tikman natin. Pero matabang siya. Lalagyan ko siya ng konting asin pa. Para lumasa. Ayan. Ayan guys. Luto na yung ating kare-kare. Nakikita nyo? At ang ang bango-bango. Sarap-sarap. Kaya nakakapagpagana kumain ito. Medyo mangangang pa. Takpan natin po. At palambutin natin muna yung gulay natin. Kasi yung talong medyo matigas pa. Palambutin natin lang minuto. So, finally, ayan na po. Kulong-kulong na siya, malambot na ang ating mga gulay. At talagang, sarap-sarap. Tingnan ninyo, bango-bango. Try nyo po. Siguradong magugustuhan ninyo at yung mga kaibigan ninyo, kamag-anak at saka pamilya ninyo. At kapag natikman itong aking version, siguradong uulit-ulitin. Okay po? Ayan. Luto na po yan. So, kakain na po. Yan po yung hapunan ko. Pwede ko siyang almusalin, tanghalian, hanggang bukas. Ayan, maraming pong salamat sa inyong panonood. At sana meron na naman po kayong natutunan sa aking ibinahagi na lutuin itong kare-kare na version ko. Pobreng Kapampangan po. Sana mag-enjoy po kayo sa mga pinapalabas ko at ipinapakita sa inyo itong aking lutuin na talagang masisihan kayo at meron kayong matututunan dito sa aking ibinahagi na pagluluto ang aking kaalaman. Maraming pong salamat, Pobreng Kapampangan uli. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Pobreng Kapampangan. And click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. Enjoy watching po! Pobreng Kapampangan. Ang kare-kare. Ayan.